guys, welcome back to my channel. This is Malps Kahayagan TV. So for today's video guys, papunta tayong King Abdulaziz Airport, which is doon tayo naka-assign na magpa-vaccine. So good luck sa amin, sa aming dalawa. Siyempre, together with Jess Lopez. Ayan, magpa-vaccine kami ngayon. Medyo kinakabahan ako. Ikaw, hindi ka kinakabahan? Siguro parang normal lang sa atin na kabahan kasi based sa ating mga napanood, marami din mga kapwa natin na hindi lang Filipino but halos lahat ng mga nagpapabaksin na yung mga nauna sa atin is mayroon talagang body reaction, kumbaga may nararamdaman silang kakaiba sa katawan nila, yung hindi siya usual na nararamdaman natin. So dahil yan sa epekto ng gamot na itinurok sa atin, which is the AstraZeneca or Pfizer. Pero medyo ano tayo ngayon guys, medyo maswerte tayo dahil halos kasi kadalasan sa mga nagsabi na medyo matapang daw yung AstraZeneca. So ang sa atin ngayon guys is Pfizer. So yun nga, papunta tayo ngayon sa place kung saan doon tayo magpapabaksin sa King Abdulaziz International Airport. So ito, kasama natin si Jess Lopez at nagsabay kaming nag-apply. Kasi ang hirap makapasok sa booking doon sa ano. Ano yung experience mo sa pagbobok mo? Galing ko lang sa Pilipinas sa vacation, tapos siyempre required na dito sa atin kasi 'di ba mandatory na dito sa KSA na magkaroon ng vaccine or mabaksin ng isang ano, especially yung mga nagtatrabaho dito. Tapos siyempre trinay ko din, mga 1 week ako lagi ako nagche-check, 'di ba? This time is Ramadan, so lagi kong chine-check mga madaling araw, pero hindi talaga ako nakakakuha ng schedule hanggang sa one time yung pag-check ko meron na siya. Then yun, inano ko na agad, inaccept ko na agad yung ano, iginaw ko na agad yung schedule kahit na alam kong malayo kasi medyo malayo sa atin yung airport eh. So ginaw ko na kasi pahirapan nga mag-book. So yung ibang maswerte rin na nakakabook sila sa malapit lang, like malapit lang sa kanilang mga bahay or sa kanilang mga accommodation nating mga kababayan. So yun lang, kailangan magpabaksin talaga tayo kahit na ano, kasi para protection din yun sa atin. Ayan, thank you Jess Lopez for sharing your experience sa pag-apply ng pagpapabaksin ng anti-COVID. So guys, sa mga kapwa natin, especially dito sa Saudi Arabia guys, kung meron kayong kung hindi pa kayo na vaccine, so kailangan yung magpapabaksin guys, kasi lahat dito guys ginawa nilang mandatory yung pagpapabaksin talaga, at parang hindi nila ina-allowed na magtatrabaho ang isang employee sa isang company not unless hindi siya na vaccine, at least first dose lang muna. Kasi usually guys, kung mapapansin natin, merong nakalagay doon first dose at second dose. So yung mga nauna guys ay parang kinanceled muna yung mga second dose nila kasi para mabaksin lahat guys, kasi nagkakaroon nga ngayon ng shortage of vaccine. So kailangan ng itigil muna, i-cancel muna yung mga schedule for second dose para mabaksin naman yung iba, kasi nga halos hindi nga makapasok dahil sa wala nga, kakulangan nga ng slot at saka limited na rin yung mga gagamitin. So yun na nga guys, dahil nandito tayo ngayon sa daan, papunta tayo ngayon sa King Abdulaziz Airport. So gusto kong i-share to sa lahat, especially sa mga kapwa natin OFW na nandito sa King Saudi Arabia, para magkaroon din kayo ng idea guys sa mga hindi pa po na-vaccine dyan. So huwag tayong mag-doubt na magpapabaksin kasi safe po talaga ang vaccine, kasi marami naman tayo mga kapwa din na mga nagpapabaksin na, so okay naman yung nagiging resulta nila, pero
ako talaga sa umpisa, parang I doubt talaga na magpapabaksin kasi hindi natin maiiwasan na meron talagang mga, sabihin na lang natin na mga kontra. So, hindi lang naman din mga ordinaryong tao. So, siguro may mga doktor din tayong mga napapanood na mga video, which is parang ano sila guys, kontra sila sa vaccine. Hindi natin alam kung ano yung mga ano nila, mga reason nila. Siguro naman may mga kanya-kanya tayong rason kung bakit tayo kumukontra. Pero nasa sa atin pa rin. Pero ika nga, dahil ginawa ng mandatory ngayon ang pagpapabaksin guys, so kailangan na talaga natin itong gawin kasi maaapektuhan ang trabaho natin guys. Kasi kung dumating sa point na hindi na tayo patatrabahuin, patitigilin tayo, so maaapektuhan ang trabaho natin kasi hindi tayo makakapagtrabaho dahil wala pa tayong vaccine. Ang masama nito guys kasi mahirapan tayo na mag-apply dahil nga sa dami ng mga nag-a-apply, pahirapan ngayon ang pagpasok, ang pagkuha ng slot. Tulad sa amin ngayon, nandito kami ngayon sa Hira, pero doon kami sa King Abdulaziz Airport mapupunta kasi yun yung location na available nung kami ay nag-book. So, no choice tayo kundi puntahan yung lugar. So, good luck po sa atin mamaya guys.
guys, napaka-organized lang dito guys. Talagang maraming tao pero sinusunod pa rin natin yung protocol, which is the social distancing, and syempre kailangan natin na mag face mask. Kasimple dito guys. So nandito tayo ngayon. At finally na-vaccine na tayo guys. So congratulations dahil natapos na ang ating vaccine. So first dose to guys. So ayan. Salamat sa inyong panonood guys. And this is Bob's Kayagan TV. Thank you guys for watching. And if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe and please click the notification bell so that you will be notified on my next video guys. So bye for now guys. See you on my next video.